start na natin ang modeling. Okay? So, ang imo-model natin ay base lamang muna for this week. So, sir, paano gagawin yan? So, ang kailangan natin, unang object, ano? Let's use a box. So, si box, i-click and drag ko. Yun lang, may box na. Pagkatapos nun, si box, pupunta ako sa aking channel box. Isi-zero ko siya para gumit na. Zero in all axes. Pagkatapos ko siyang maiposition sa gitna, magsuswitch ako in all of my viewports, I mean, my orthographic viewports, ako ay mag-X-ray. Let's say sa perspective, hindi ko na kailangan mag-X-ray sa ngayon. So, yan na siya. Now, let us start modeling. So, switch ako sa Move Tool. Seselect ko siya. Let's use the highlights or meron tayong kitang outline. Then I will just start dragging it. Ang uunahin nyo dito yung katawan. Kasi dyan magmumula lahat. Dyan mag-extend lahat. So let's say ito. I will just first rest it at the crotch line. Tapos hanggang dito sa ganito. I will switch to my modeling toolkit. Switch to the vertex. Seselect ko itong top vertices. Drag it down. Tapos nun, I'll select all of the vertices. Switch to scale tool. Anong shortcut na scale tool? R. Along the x-axis, I will just do my scaling. Tapos nun, switch ako sa edge selection. I will select the vertical edges. Pagka-select ko sa vertical edges, I will just do a simple connect. Now, pag kinonect ko yan, pag kinonect ko to class, ang iisipin ko kaagad how it will be animated. Isipin mo, yung tao pag nagbe-bend parang finger or daliri. At least meron siyang four divisions. Isipin ko to chest, ribs, abs, pelvis. Let's say at least ganun. So ganun din yung iisipin ko rito. So subdivide ko siya into four. So segments natin, three. Enter. Ayun na siya. 1, 2, 3, 4. I'll switch to the move tool. Ayan. So ang magiging pattern nyo dito, ganyan. Pag nag-subdivide ka, subdivision, you usually use your edges. So seselect ko naman ngayon itong patayo. Ayan, ito. Ah, sorry. Itong mga nakahiga na edges. And then I'll do a connect. Masasubdivide ulit siya. Pero I only need ilan? One. Isa lang. Just need to divide the body. Para, ano siya? Symmetrical. Ano yung symmetrical? Yung meron sa kabila. So kung may ulo sa kabila, may ulo rin sa kabila. Symmetrical, ano? Okay. Next, W for the move tool. Ayan siya. Now, after you have done your subdivisions, ang susunod nating gagawin is the arrangement of your edges. Ganun lagi yun. Kasi in subdivisions, gumagawa ka ng bagong edges and polygons. Then you arrange it. A-arrange mo yan using the vertices. So, ang gagawin ko ngayon, unahin ko ito. So, vertices here, ito yung magiging breast line niya. Let's say, dito na lang. Yan yung kanyang, along the x-axis, yan yung kanyang pits. So, nipple line yan. Then, seselect ko ito. W for move tool. This is going to be the ribs or rib line. R, again, x, scale. Select uli, W for move tool. Ito naman ang magiging hip line. R, scale.
Okay, sa pelvis, paano? No, ganyan lang tayo mag-a-add. Hanggang yan na yon. Ngayon, ito ba ay itataas? Ganyan? Or, ito ay i-scale horizontally? Horizontal scale siya, ha? Horizontal scale. Tapos niyan, kasi diyan magmumula class ang yung legs. No? Pero bago natin gawin yung legs, ganito ha. Tignan nyo yung pagmo-model. Aasikasuhin nyo muna yung isang view lang. O, kunyari, yung front view. Tatapusin ko lang yung front view with this. Yan. Kapag tapos na, okay ka na sa isang view. Isang view, then tsaka ka lumipat sa kabila. Mahirap pagsabayin yan. Okay? So, lilipat ka ngayon sa kabila, here. Oh, then, I will just start scaling this along the Z-axis. Then, lilipat ako ng tool, move tool. At pagkatapos kong lumipat ng move tool, I will start moving this accordingly. Push lang. Push. Push. Tapos ito. Push. Ngayon, sasabihin nyo, sir, bakit hindi mo sinusunod ang contours? Hindi ko pa siya concern ngayon. At this level, ito ay ano, low poly modeling lang muna. Low poly. Kumbaga sa sketch, ito ay outline, structure pa lang. Okay? Ganoon siya. Pagkatapos niyan, now that I have this, and kung papansin ninyo din class, I also did not follow yung pinaka body lines niya such as this. Pero pwede na, di ba? Wag muna. Bakit? Because it will be confusing sa front view. Di ba? Magkakaroon ka ng multiple lines doon. Later, pwede naman. So ngayon, the next thing that I need now is itong legs. Alam nyo na siguro, we will be, yun, symmetry. Imi-mirror lang natin yung kabilang side. So, yung isang leg lang ang tatrabahuhin ko. I'll go here. And then I'll just do an extrude dito, down. Then I'll switch to scale. Y-axis scale. W for move. Drag ko ngayon to. Now, ang legs class. Yan. Again, iisipin mo kaagad yung animation. Ang legs ay nagtutwist even up to the upper leg. Kaya that's why this is going to be subdivided pa rin. So subdivide ko pa rin ito. Oops, sorry. Yan. Polygon, W, yan. So from here, I'll do another extrude. Hanggang dito. One for vertex, arrange. Four polygon, pauli, shift, click, and drag. Tapos ngayon, syempre, sasabihin nyo, sir, tuhod na yan. Yes. Bago kayo mag-model sa tuhod or bago ka mag, ano sa tuhod, i-search nyo ito. Advice ko, search nyo ito. Search nyo yung limb topology. Ang limb topology, ibig sabihin nun, it concerns about the topology of the joints. Yan. So makikita nyo yung proper polygons pagdating sa limb topology. So mabibilang ninyo. Another search prompt is yung Pixar
patch topology. Ang Pixar patch topology naman ay ito. How Pixar creates their topology pagdating sa mga joints. So meron din silang standard topology for that. Para susunod to pagdating sa rigging and sa skinning and even sa texturing, hindi sila nagkakaproblema. Ayan. So yan. O kaya, kung kailangan nyo ng ganung reference, ayan, shameless plugging, follow nyo ako sa Pinterest. Medyo, yan. And yan, dito kasi meron na akong library. May library ako ng topology reps with regards to those concerns. Ayan. So, titignan nyo na lang dyan or you can save it also into your own pins. Dyan lang yun. Ano ba? Ayan, follow nyo. Ayan, tingnan nyo na lang yan. Okay? So, ayan. Ano, yan yung concern natin sa joints. So, hindi lang joints ng tuhod, pati joints ng ayan, mga daliri. Okay? Ayan. So, polygon selection. So, ito, sir, papatak na parang tatlo. So, I can select this. Let's say that. Pagdating sa tuhod, konti, polygons, se-select ko ito, or sorry, edges, I'll select, I'll do two connections para magbe-bend siya ng maayos or meron akong mga polygons to do so. So ngayon, se-select ko ito, control, deselect, para yung ilalim lang ang na-se-select ko. Yan. So, paulit-ulit na lang ito, class. As you can see, no, anong command yung pinakamadalas kong ginagawa ngayon? Extrude. Extrude lang tayo ngayon ng extrude. Because we're creating polygons for the character. Pagka-extrude, ano, switch sa vertex and then arrange. Yan yung magiging pattern ninyo. Extrude, switch sa vertex, then arrange. Pupunta ako ngayon sa side view. At doon ako bubulagain ng problema. Yan. Sir, ba't nagkaganyan yan? Well, mainly kasi itong ating leg ay angled polygon. Lumabas siya doon, angle. So, madali lang na may solution doon. We can select this. Ayan. Nag-double click lang ako ha. Ganyan. Select mo. Select the second one. Double click. Maseselect na yung align faces niya. Then, I can hold control. Deselect what I don't need. Diba? Ayan. Oops. Itong sa likod, mamaya pa yan. So, deselect. Ayan. So, ito na lang harap. Then I'll just switch to R or scale. Flat. Pantay na siya. Di ba? Pantay na. Sa likod uli, I can do that. Double click. Control. Deselect. Deselect this half. Scale. Ulit lang. O, pantay na. Pagkatapos nun, let's go here. Vertex selection. So, ganun uli sa vertex selection. W for move. I'll just push and pull. Diba? So, ano lang. Para ka lang talagang nagtetrace. Ang kailangan lang dito is kailangan clear yung reference mo. And registered. So, ibig sabihin ng registered, ano ha, pantay. Dahil kapag hindi pantay yung reference mo, yun, doon ka mahihirapan. So, then, ang concern ninyo, unti-unti lang. Meaning, just like this, hindi ko pagsasabayin i-move ang harap at likod. Yung harap lang muna, i-move ko ng i-move. Then, tsaka ko ngayon ipa-follow yung likod. Pagtapos na yung harapan.
Kasi nakakalito yun pag sasabayin mo yung harap at likod. Diba? Unless may kagibusin kayo. Yeah. So far, mubuo na yung leg. Ligon. So para sa paa, I'll just select this. Select. Drag up. Tapos, shift click drag. Pwede kong pumunta sa channel box. Oops, sorry. Channel box tuloy. Pwede kong pumunta dito sa itaas, meron tayong itong coordinates. Coordinates na yan. Itong coordinates na to, this is also like the channel box. Dito kasi, pwede kong i-type in sa y-axis na 0 at mapupunta sa ground line yung aking object. Ayan. So talaga nakatapak na to sa lupa. Ayan. Tapos niyan, I will just go here. Iseselect ko na ito. Shift click drag. Ayun na siya. Vertex selection. Ayun na. Yeah. Select drag ng konti. Oops, sorry. Tapos, from here, itong pinaka-corner na ito, yan, ilalapad natin ng konti para dyan lalabas yung daliri or the toes. So far, yan siya. Oh, next is the arms. So sa arms naman, seselect ko itong arms. Front view. So I'll just shift, click and drag. Ayun. Now ang arms class, ganito ha. Ito ay shoulder. So ito yung pits or yung armpit niya. Ano yun? Then ito yung magiging bulk ng shoulder. Siya. Polygon selection. Seselect ko ngayon ito. This is going to be where the arm will be coming from. Shift click drag. Yeah. So hahatiin ko rin to katulad ng paghati ko dito sa hita. Diba? So I will just hold shift here. Oops, sorry. Hindi. Yeah, shift click drag. Yan yung bicep. Kasi isipin nyo, di ba, pagka nag-turn, pagkakaroon ng twisting tong part na to, shift click drag, ito ulit. Vertices, select, arrange. Arrange lang na arrange. Down here. Yan. Pagkatapos, polygon selection, shift click drag. So, gagayahin ko yung sa tuhod. I'll add, let's say, ganun din. Same amount of edges and polygons via extrude. Okay. Now, forearm. Forearm, polygon selection, shift click drag. Next. So ito, I'll just be extruding this up to the wrist where the hand will start.
Ayan, hanggang dyan lang. Pagkatapos niyan, syempre, we will now start basing the head. Pero bago ko gawin yon, I'll switch to my polygon selection. Sa polygon selection ko, I will select half. No, itong half na ito, ulitin ko lamang, I'll select the half. Oh, kasi I guess you guessed it. Maggagawa na tayo ng other half later. So, ayan na siya. No, diba? Next thing is, ito na ngayon, yung ulo or neck. Diba? So, ang gagawin ko, polygon selection. Tapos nun, kukunin ko yung neck dito. Pero, pag tinignan nyo yan, actually class, medyo nakakalito. Bakit? You will see na, sir, neck na ba talaga yan as I extrude this out? Kasi yung neck, pag tinignan mo sa side view, ayan yung neck. It is coming out this way. Pero pag tumingin ako sa front view, it seems like na meron pang nilalabasan na surface yung neck. Yung traps area natin, yung trapezoidal muscle na to. Ba? So ang gagawin natin ngayon dyan, we will slightly create that polygon. So iababa ko muna to ng konti. Tapos, i-select ko lamang ito, slightly angling that. Tapos, dito ngayon sa side, dyan ako magtataas ng konti as per my reference. Tataas ko siya ng konti like this. Then, I will be pushing it edges. Like so. Ganyan siya. Now, medyo dito magiging confusing yung orientation ng konti, pero that's how it is going to be. So, eto yung magiging traps niya. There. Polygon selection. O hold ko yung shift. Da-drag up ko siya. Kanya. So, ngayon dito, unti-unti, magsisimula yung neck extrusion. So, hindi directly lumalabas siya from the shoulder, which is anatomically magmumukha ng mali. Ngayon, edge, oops, sorry, vertices, select, drag ng konti, polygon, shift, click, drag. Pushing it and so. Yan, so let's say nagawa ko or nagawa ko yung base ng neck or sorry, yung neck. So now it's time to create yung head base natin. So, yung head base, hahatiin nyo to into two half. Vertical two half muna. So, ganito. Polygon selection. Ayan yung neck. Seselect ko ngayon yung top polygon. Holding shift. Ito yung upper half. Ang lower half niya. Kasi ito yung jaw area. So, itong lower half na ito ay hanggang ear and eye line. Ganun yan. Pagkatapos doon, still holding shift, drag ko ito pataas, ito naman ngayon yung top half niya. Yaan naman yung forehead hanggang sa tip of the head. Vertex selection, drag ko ito here para maging circle siya. Pagkatapos doon, polygon selection uli. No? Gagawin ko, ito naman ngayon yung front half. Para. So, seselect ko ito. Front half. I'll just shift, click, and drag forward. Ayan na siya.
Ulitin ko ha. Sineleg ko ito. Oh, then, shift click and drag forward front half. Vertex selection. Ayusin ko ng konti for detail. Atras ko itong portion na ito. Following the jawline. Ito. Yan. Spacebar. Pupunta ako ngayon dito sa front view. So looking at it, sa front view, hihilahin ko ito outside para bumilog siya. Then, itong jaw. Ito ang kanyang pinaka-low poly jaw. Ipupush ko ng konti, papasok to follow yung line na yun ng head. That's it. Ganun lang ka simple yung polygon for the head. For now. Pagkatapos niyan, gagawin na natin yung other half niya. Now, pag ginawa natin yung other half, ito yung rule class, no? Kapag gagawa ka ng half ng polygon, it has to be hollow. Hindi po pwedeng may nakaharang na ganito. Otherwise, magkakaroon niya ng complication pag nag-smoothen kayo. So, ang gagawin ko dyan, I'll just select this. Polygon selection. Di-delete ko ito. Delete! Half na siya. Next thing, bago natin gawin yung half, make sure na ang iyong gizmo ay nasa gitna. In the middle of the 3D space. Kasi iisipin nyo lagi, kapag tayo ay mag-mirror, ang laging reference ay gizmo. So kung ang gizmo mo ay nakausog, yung mirror mo nakausog din. So dapat nasa gitna siya para precise mag-mirror siya to this side. Okay? Now, kung ganun na yon, nasa gitna na siya, you turn on your object selection. Make sure that you are mirroring in object selection. Kulay green ang selection mo. Next, pupunta ako sa edit. Sa edit, pipiliin ko si duplicate special. Itong settings na to ang pipiliin ko. Click. Ayan siya. Now, I will choose edit, reset settings. Sir, but reset? Hindi ikaw yung huling gumamit ng computer. For example, baka may ibang settings yan. Yun ang magamit natin. So, it's better off i-reset mo yan. Then, ikaw ngayon ang mag-set ng requirements. Let's go to instance. Instance ang geometry type. Then, let's keep the parent. Now, basahin natin itong mga translate. Itong mga translate, rotate, and scale options na to, katulad ng kay channel box, naka-arrange na yan. Ibig sabihin, itong tatlo na to, arrange na yan as X, Y, and Z. Ano yun? X, Y, and Z. So, ang gagawin ko rito, dito sir sa my scale, ito ang aking gagalawin. Kasi itong scale ng X, mag-flip siya kapag nag-negative ako. Mag-flip siya to the other side. Number of copies, 1. And then, I will just press apply. At ayun na siya. Na-duplicate special na siya. Then, I can close this. Okay na tayo ron. Where's my outline? Ayan, di ba? Okay na siya doon. Di ba? Ngayon, obvious thing, ito ay magkahiwalay na object. Bakit, sir? Tignan nyo ang inyong outliner. Di ba? Dalawa ang object ninyo. So, gagawa ngayon tayo class ng mga backups.
saving my work, gagawa tayo ng backup. Lagi dapat meron kang backup dito. Una, meron kang in-file backup. Ibig sabihin nun, meron kang backup within the file. Para pag nagkamali ka with this mesh, pwede mo siyang i-delete, kunin mo yung backup mo. Okay, so how do we do that? Seselect ko ito, pagsasamahin ko silang dalawa, si cube 1 and cube 2, pagsasamahin ko siya by doing this. I'll go to mesh, combine. At magko-combine na sila. When I select them, ayan na, oh, kasama na sila. Pero if I press number 3, oh, di ba? Smooth na. Almost. Then, pupunta ako sa vertex selection. Sa vertex selection, tignan ninyo maigi. Bukas pa. So that means, sir, nagsama lang sila. They are combined as object. Yes. Pero yung mga subparts nila, such as the vertex, magkakahiwalay pa. We need to merge them together. So ganito gagawin natin. Itong ating back view, pwede natin siyang i-switch muna into panels, orthographic, top view. Then sa top view, the turn off ko si X-ray and makikita ko ngayon ito. Sa top view ako mag-switch kasi ito yung pinakamadaling mag-select. Ito o, oh, iseselect ko to vertically. Yan. Supposedly. Dapat lahat yun ma-select. So ang gagawin ko, lilipat ako sa perspective view and then I will check. Na-select naman lahat. And walang nadamay. Delikado kasi pag may nadamay. So after I have this selected, okay na ako doon. Tignan ninyo ang inyong multi-component or modeling toolkit. Meron kang 44 vertices selected. So pagka ito ay aking minerge, which is here, edit, merge. Ano nangyari? Yung 44, naging 22 na lang. Now, when I select a vertex and drag it, isa na lang. Ganun yung importansya nun. Next, save ko na to. Gagawin ko ngayon, gagawin ko ha, papangalanan ko ngayon to. Ah, i-clone copy ko na ito. Yeah. Holding shift, click and drag. Clone copy na siya. Now I will name this, let's say ito si base mesh level 1. Tapos ito naman yung original base mesh orig. Orig na lang natin. Yan. Pagkatapos nun, i-hide ko na ito. Pero bago ko gawin yon, anong gagawin natin? Edit, delete by type, history. Ano yun, sir? Bakit tayo mag-delete ng history? Si Maya kasi, pag pumunta ka sa attributes, ang object, sinesave niya ang lahat ng history niyan. So lahat ng mga pinagagagawa mong commands, sinesave niya. So nakakabigat yon and also nagiging prone to error. So gawin natin ganon. I'll go to edit, delete by type, history. And pupunta uli ako sa edit, delete all by type, history uli. Yan. Pagkatapos, I can also click this, yung mga remnants ng command, and I can just delete them. Now, makikita ninyo, malinis na ang aking outliner. Ang mayroon na lamang ako, yung aking object,
may view po, may image planes, and itong aking mga base mesh. Now, I will just hide this as I continue to model. Control H, hidden na siya. Tapos, pwede na akong mag-continue model. Ha? May copy ka. So, kasi at this level, pag nag-camera tayo, medyo mahirap nang bumalik. Diba? So, anong gagawin ko? Di-delete ko na lang yan. Kunyari, di-delete ko yan. Tapos, bring out ko to, i-clone copy ko uling ganyan. Ganun yung magiging diskarte ninyo para hindi ka pa ulit-ulit. Pero pag inulit-ulit mo naman yan, mamamaster mo naman siya. So, again, that's up to you. So, seselect ko ngayon. Now, ito yung backup. Meron akong in file. Meron akong backup sa loob ng file. Pero also, at the same time, magba-backup ako, file, save as. So, dapat ganun ka kasigurista. Mag-backup ka, base mesh, backup. So, meron ka rin external file na backup. Makorap man ito, meron kang backup. So, right now, ayan siya. Then, I will just go to file. Sir, paano yan? Di, nag-backup ka ng or nag-save as ka ng backup. Yes. Eh, ang active mong file ngayon, di si backup. Paano ka babalik dun sa original mong file? Paano? Gagawin nyo? File, ano? Save as. Since na pareho naman sila ng content, para hindi na ako nalilito sa pagbubukas, I usually do my save as. So, save as, urig ko na lang siya. Yes. Pareho din naman ang laman. So, ngayon, hindi na ako nag-open, naka-urig file na uli ako. Diba? So, ganyan. Now, pagka binisita ko yung aking project folder, so meron akong backup, meron akong original mesh. Diba? And tapos na.